Nagbabalak na humingi ng umento sa sahod ang grupo ng mga manggagawa dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ito ang balita ni Ray Palayo. Pinag-aaralan na ng TUCP kung hihingi na ito ng dagdag na sahod ng mga manggagawa. Ayon kay TUCP Spokesperson Alan Tanjusay, kapos na naman ang budget ng ordinaryong manggagawa para sa pagkain at iba pang gastusin sa araw-araw dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular ng bigas at maging ng bawang at luya na mga pangunahing sangkap sa pagluluto. Sinabayan pa ito ng pagtaas ng pamasahe sa jeep. Ayon sa labor group, bagaman wala pang isang taon mula nang aprobahan ang 10 peso increase sa sahod, maaari na silang humingi uli dahil sa hindi maiiwasang pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Pwede nating sabihin na mayroong nagaganap na extraordinary situation or intervening condition kung saan na isang kondisyon na nangangailangan ng dagdag sahod. Samantala, hinihintay naman ng palasyo ang resulta ng investigasyon ng Department of Agriculture sa nangyayaring pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Supply and demand dyan. Sumusunod ang presyohan doon sa dami ng produkto na naroon sa merkado at doon sa dami rin ng mga consumers na gustong magkaroon ng ganong klaseng produkto. Ngayon, kung merong ibang mga dahilan, halimbawa ay kung nagkukulang ang lokal na produksyon o merong unstable supply, tungkulin yan ng Department of Agriculture na tiyakin na mag-stabilize yung sitwasyon. Ayon naman sa kagawaran, sinusubukan itong mapababa ang presyo sa pamamagitan ng mga rolling store na umiikot sa mga pangunahing palengke. Halimbawa, mabibili sa rolling stores ang kada kilo ng bawang sa halagang 180 to 190 pesos kumpara sa malaking pamilihan gaya ng Q-Mart sa Quezon City kung saan umaabot sa 280 pesos kada kilo ang bawang habang 240 pesos kada kilo naman ang luya. Sa ngayon, di pa rin matukoy ng DA ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng luya dahil sobra pa umano ang produksyon kung ikukumpara sa konsumo ng bansa. Malo kasi ang punan, namumuna ng halos 200 to. Sa bawang naman, sinabi ng DA na posibleng ang kakulangan sa importasyon ang isa sa dahilan kung bakit tumaas ang presyo nito. Kalahati lamang sa kabuuang pangangailangan ang naipasok sa bansa. Kaya't rekomendasyon ng National Garlic Action Team mag-angkat pa ng mahigit sa 46,000 metriko tonelada ng bawang. Yung 28,000 metrics na ginawang importation, that is only 50% of the requirement kasi sinafeguard natin ang mga magsasaka. Ang presyo ng bigas ay tumaas na rin ng halos 3 piso kada kilo. Kaya't ang iba ay binibili na lamang ang NFA rice na di hamak na mas abot kaya ang presyo. Yung commercial, pinakamababa namin 40, mas maganda pa yung NFA. Ray Pilayo, UNTV News, Worldwide.